Ang matuwid na pamumuhay ni Job. Unang Kabanata. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. Matuwid siya, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang mga pag-aari naman niya ay 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 ang kanyang asnong babae. Marami ang kanyang alipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kani-kanilang mga bahay at inaanyayahan nilang dumalo ang 3 nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handaan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak niya. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palaging ginagawa ni Job. Ang unang pagsubok kay Job. Isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Sumagot si Satanas, "Paruot parito na naglilibot sa mundo." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan." Sumagot si Satanas, "May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Isang araw, habang nagkakasayahan sa handaan ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay, dumating sa bahay ni Job ang isa niyang tauhan at ibinalita ang ganito, "Habang nag-aararo po kami gamit ang inyong mga baka at pinapastol ang inyong mga asno sa di kalayuan, bigla kaming sinalakay ng mga sabeyo. Kinuha po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa ang tauhan, dumating din ang isa pang tauhan ni Job at sinabi, "Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa at ang mga pastol nito at nasunog. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga kaldeyo. Kinuha po nila ang mga kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo." Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita, "Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo." Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahita niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Diyos.